and Dorchurch Bank worth 2,899. This is being offered for those who are not part of our community. Pag part ka ng community po natin, Endorsers Bank upgrade ang bibilin po natin. Pagkano po yun? 1,999. 99, di ba? So, kapag member ka, yun ang bibili nyo. Pag na-member, ito. So, meron kang direct referral po dito na 1,000 pesos. May commissional points na 250. Dito po tayo magkocompute ng mga stair step, yung level mo, no? Okay, so, positional points, 0.5. Repeat binary points of 20. Okay, so meron pong sariling DTC, no? So, syempre, ang binili lang nila, yung endorsers pack, merong sariling DTC yon. Nakakaintindihan po ba? Okay, so my doc, ecosuperapp.com. So, may username din sila, may password, maglalagin. So, ano ang benepisyo ng isang individual na bumili ng endorsers pack natin worth 2,999 po, no? So, we will be given them commission sa lahat ng marirecruit nila sa grupo nila dun sa transaction na gagawin na every time na gagamitin po nila yung ating Vivo, okay, eh magkakaroon sila ng 4% share from every transactional fee. 4%. Take note of the transactional fee, not the transaction. Ano ba yung sabihin nun? Halimbawa, ang tinransact niya, 1,000. Hello? Hi. 4%, 400 po. Tinransak niya, yun ang binayad niya sa bill niya. Hindi nakita mo, 400. Yung transactional fee, kung magkano man yun, kung 25 pesos yan, doon tayo kukuha ng 4% doon sa 25 pesos. Hindi doon sa 1,000 na binayad niya. Nagkakaintindihan ko ba? Kasi akala nyo ko ganun eh. No? So, ano ba nagbayad siya ng 100,000? Commission mo 40,000? Hindi po. No? So, second up to the fifth, meron ka namang 3%. Recruit na lang, recruit na lang. Recruit po sila gumagamit, may kita ka. Maganda po ba yun? Yes. Parang yes. Hindi kayo na ba? Yes. Maganda po ba yun? Yes. Eto yan! Bibigyan ko kayo ng example. Ang table po na ito ay tinawag namin bigatin. Aba, mabigat po pa rin yan. Bakit po naging bigatin table po ito? Kasi po dito, nakashare ka sa 10 bumili ng endorsers pack. Hello? Hi. Actually, pwede yun yung mga downline mo eh, na bumili, grupo mo. Hello? Hello? Yes. Grupo mo din ito. Pwedeng bago, pwedeng luma. Kung first level mo yan, direct mo lahat to. Ang isang individual, according to study, no, ay nagkakaroon ng transaction fee o nakakagamit ng mga iba't ibang application, nakakagasto sila sa transactional fee ng 80 pesos. Na-imagine? Bakit mo nakagastos ng 80 pesos? Nagpa-load. Nagpadala. Nag-bill. Nagbayad ng mga bills. Transfer money. Kaya, nakakagasto sila ng ganito. Eh, minsan nga, hindi lang isang beses nagpapadala. Tama po ba? Yes. Kung yung 10 tao gumastos ng 80 pesos sa transaction nila, eh, 800 yun. Parang ayaw nyo maniwala sa akin. 10 times 80, 800. Sabi, meron kang 4% dun sa 800. Pagkano yun? 32 pesos. Tanong ko, ikaw ba nag-transact? Hindi. Sila. Pero may commission ka. Maganda ko ba? Yes. Ang 10, nakapag-share sa 10 kaibigan nila. 10, 10 times 10, 100. Nag-transact, 80 pesos. Magkano yun? 8,000. Sa 8,000, may 240 ka. Again, ikaw nag-transact? Hindi. 10 ng 10, 3% hanggang 5th level. Kung ito'y grupo mo na nag-bibo,
Sa isang buwan, magkano kita mo? 266,670. Uy! Pumalang pa kasi mga buwan! Taka mo na, hindi pa tapos ang kwento. Buwanan po ikaw ang matatanggap mo kung sila yung nagtatransact. Sa isang taon, 3.2 million po yun. Yes. Grabe. Talong ko. Hindi po magkatotoo yan. Hindi ko po ba perfecto? Sige. 50% na lang magkatotoo dyan. 1.6 million per year. Okay na bang nadagdag sa kita mo yun? Yes. Gumagamit ba ang tao ng ibang-ibang aplikasyon? Yes. Gcash. Oo, sila. Pero hindi ba nila nagamit ang Bigo? Kasi hindi ba nakakilala? Eh kung bigay nga ba kato itong 50%, 10% na lang, 320,000 ay nadagdag sa kita mo, pwede na po ba? Yes! Parang masama pa loob niyo. Kung sakasakali dito sa ating iba't ibang division na binuksan, hindi ka pa nakaka-experience kumita ng milyon, baka sa Bigo kumita ka ng milyon. Yes! Diba? E paano magsisimula? Ipakilala mo muna. Kaya ka nga namin pinag-Bigo kasi hindi mo pinapakilala eh. Ang Gcash hindi naman din sikat yan dati. Nilabas lang din lang nila yan. At sa Gcash, walang offer na ganito. Dito, meron. Kaya, kung ako sa inyo, ipakilala niyo na siya. Yes. Eh, may bayan po! Magkano yung bayan? 299. 2,959 po eh. Kapag ito lang ang ipinaliwanag mo sa kanila, aba, sabihin mo, pwede kang kumita. Bakit? Aba, pagka ikaw ay nagkwento dito sa amin, sa 10 tao pa lang na magbabayad ng 2,999, may 10,000 na sila. Bakit may direct referral na 1,000 yun eh? Yung binayad nila ng 9, bumalik, braba. Tama. Tama? Tama. Tapos, yung mga nakilala nila, nagpakilala ng Bigo sa mga kaibigan nila, sabihin mo, pwede ka kumita ng million dito. Tama. Na kahit kailan, hindi in-offer ng ibang aplikasyon na ganito rin ang sistema ang ginagamit. Tama. Kaya hindi nila naiintindihan yun. Hindi mo ba kasi yung pinapakilala? Pakilala mo na. Yes. Dapat kayo magsisimula. Hello? Hi. Hindi nila paghihinayangan yung 2,999 na yan. Kasi ito makikita rin ang mabalik sa kanila. Tama? Yes. Hindi kasi nila alam, kaya hindi rin nila makipakilala sa kaibigan nila, kaya ipakilala mo na. Okay lang po ba yun? Yes. Palakpakan naman po sa mga. Okay, ano ba? Aba, pwede rin po sila magbenta ng mga produkto natin sa Easy, sa UBI. Grabe, 2,999 na. Pero sila pwede bumili, discounted distributor's price. Pwede silang din mag-negosyo nito. Maganda po ba? Yes. O ano ba? Aba, eh, meron din silang shop link kung saan pwede na mong gamitin yung link po na yun. Kung may bibili, kung ipopost nila sa mga social media po nila at may bumili po, ay kitang-kita na po sila doon. Ano ba? May direct referral bonus din sila. Sa endorsers pa, meron sila 1,000. Sa Empowered Consumerism OBI, yung direct referral ng package, ibibigay din natin sa kanila. Pero walang waiting points. Wala rin silang organisasyon, wala rin silang genealogy. Hello? Okay. So sabi ko ba? Okay, so gagamitin po natin ang encashment, no? Sa ang gateway na po natin is through Bigo. Kapag wala kang nakitang Bigo dyan, ibig sabihin, hindi ba nalilink ang Bigo mo? Kaya ipalink mo na. Kapag kaya nakalink na po, eh, pwede na siya
magamit, lalabas na dito yung isa sa choice mo, Bibo. Nagkakaintindihan ko ba? Yes. Okay, so, ayan, lumabas na yung Bibo po natin, no? Okay, so, again, ito po yung pinaliwanag ko po kanina. Okay, so, easier way in linking your DTC and Bibo Super App account, you will request via Easy Viber Hotline or OVI Viber Hotline po natin para maling po yung DTC mo, no? Yung Bibo account mo sa DTC po natin. Okay, so, verification. O, paano po gagawin po yan? No? So, kailangan muna may Bibo ka. Pag meron ka ng Bibo, yung Bibo Super App must be fully verified first, no? So, ano yung verified? So, nakapagpasa po tayo, no? Bibo Super App registered name, mobile number should be matched, the details registered to your DTC. So, kung hindi pa pareho ng number na gagamitin mo sa Bibo, sa DTC mo, ipabago mo muna yung number mo sa DTC mo na gagawin mong number sa phone number na gagamitin mo sa Bibo po natin, no? Okay, so, full name and user ID, registered your mobile number. Kailangan po natin na lang isang primary ID, no? So, government ID po ang mga kailangan po natin dyan. Okay, so, ang primary ID po natin, so, mas pinabilis na dito yung 1 to 2 working days lang po. So, for 8 easy of ID, distributors, user, official, DTC, ID number, referral ID for Bibo, sign up. May mga maliligran po tayo na free na download lang po. So, yung referral ID po, yung main. Ano yung main? Diba? Madami kang account. Ano pa yung ibibili ko na DTC user ID number ko doon sa magda-download ng libre? Yung head mo, yung ID number mo, ibibili mo sa kanila para maka-download po sila. Okay, so how to verify your Bibo Super App, no? So, ito po yung procedure. Magla-login muna tayo sa Bibo po natin. Kapag naka-login ka na, pag nakita mo may question mark doon, ay question mark, exclamation point, hindi pa verified yung account mo, no? Hindi mo pa siya pwedeng magamit. Hindi ka pwedeng makapag-cash in pa kasi hindi pa siya verified, no? Okay, so click lang yung exclamation point. Pagka-click po natin dyan, oh, anong mangyayari? Oh, lalabas po ito, no? So, ikiklik mo lang itong get verified now. Pagka na-click natin yan, complete your personal profile, then tap the proceed button. O, may mga pipin upan lang po tayo dyan. Proceed lang. Siguraduhin mo lang. Yung mga nilalagay mo dito, tamang spelling. Hello. Kaya saan? Sobrang taranta ko. Gusto mo na maka-edash. Hindi mo na chine-check yung mga tinatype mo kung tama, ha? So, kailangan tama, syempre, di ba? Okay, so proceed lang. Tapos, ang isa sa kong nalagay dyan, mag-selfie ka. Oh, siguro din mo naka-makeup. Eh, joke lang po. Hindi naman kailangan naka-makeup. So, tapos, pag nakapag-selfie ka na, click mo lang yung button, tapos proceed. Proceed button mo. So, choose your preferred ID. Hello? Pag-click mo yan, so, una muna, tatanungin ka kung anong ID yung gagamitin mo. So, i-click mo yon. Natural kung driver's ID, yung kidney. Dapat ang makita nila dun sa picture, napipicture mo, yung driver's license ID mo. Pakalaman lang yung kidney mo, yung driver's ID. Tapos, pinicture mo yung passport mo. Hello? Dapat mag-jive yung dalawa na yun. At pag natitig tayo ng pictures, kailangan pati yung likod nun. Dalawang beses po lalabas yung camera para mapicturean mo yung harapan, ipicturean din yung likod. Kasi baka magulat ka, eh ba't ganun? Napicturean ko na yung ID ko, ba't may lumabas ulit camera? Kasi yung likod, kailangan namin. Then, ika po ba? Okay, so, So, proceed. Review or the details, no? Ito yung sinasabi ko, kailangan tama, no? Correct, no? Tap the proceed button, kindly wait for 48 hours for checking your application. Kasi po, pagkapasa po natin yan, hindi na ipasa natin, lalabas na po yung congratulations, done, no? So, mag-aantay ka ng 48 hours kasi hindi po kape ang nagbe-verify niyan, attraction na partner natin. Nagkakaintindihan po ba?
Hello. Yes. Kaya po 48 hours po yan, no? Okay, so, may before super app navigation. Okay, alam niyo ba yung laman niyan? So, kung pwede po tayong magpadala ng pera. Pag magpapadala ng pera, itong... Eroplano ba ito? Yung papel na anak ka, diba? Yun ang eroplano. So, yun ang i-click mo pag magpapadala ka ng pera. So, lalabas po dyan. O, pili ka. Through Bibo ba? Bibo to Bibo ba? O kaya bank transfer or cash pick-up po ang choices po natin. So, halimbawa, Bibo wallet po yan. So, ayan. So, eh, ito po yung ilalabas. So, send money. Kanino ba? Magkano? O, paano? May message ka pa ba? Tapos, click lang natin yung proceed. Kung halimbawa naman sa banko, o, dalawa yung choice natin. Through InstaPay or PesoNet. Sa InstaPay, kapag ako hanggang 50,000 lang ang ating pwedeng ipadala. Pero ito kasi, ang maganda, available siya 24/7, no? So, walang cut-off time na iniintay. Hello? Walang cut-off time na iniintay. Katulad po ng PesoNet, kapag 50,000 and above, no? Ito po yung gagamitin po natin. Before 3 PM ka, nagkaroon ng transaction, matatanggap po nila yon. The same day, pero 11 PM ka. Hindi katulad po nito, pag hanggang 50,000, any time of the day, marireceive nila. Pero kapag ka, more than 50,000, PesoNet na yung gamitin mo, kasi hanggang 50,000 lang po ito. Ito po gusto ko dalawa. 100,000 papadala ko dalawang beses. Pwede naman. No? So, ito lang naman po kung gusto mo isang... Kasi kada transaction, may transactional fee. So, ito, halimbawa, papadala mo 100,000, isang transactional fee lang. Hindi ka tulad dito, hanggang 50,000 lang siya, pero any time of the day, kailangan na niya yung pera, marireceive niya na po yan. Hindi ka tulad po nito, merong oras ng pagdating pa lang sa kanya na pwede niyang kunin. Hello? Naintindihan to? Okay, so after 3 PM, ka, nagpadala, wait, eto yung pinag-uusapan natin, through bank po ito, ha? Okay, so after... Hello? After 3 PM, weekends, holidays, no? So next banking day pa na 11 PM, pumatanggap po yun, no? So, po 400,000 per transaction. So transactional fee po, ay may transactional fee din nga po siya. Okay, so ito po yung mga banko na pwede po natin pagpilian, no? So scroll down lang po natin yan. So ayan, so ito naman po yung cash pick up, Cebuana, M. Mueller, Villarica, Hardy, tsaka po yung pera po. So yan po tayo pwede pick up. Ano yun? Doon po kukunin yung cash. Hindi sa bangko, no? So, pupunta ka dyan para kukunin mo yung pera ko. Okay, so, cash pick up. Ito nga po yun. Nauna pala ito. Okay, so yan. So, ito yung mga choices po natin. Okay, so, ayan. So, ito po yun. Malibawa, kasi buwan na dealer yung pinili mo. Lalagay mo lang kung magkano po yung isi-send po natin. Next lang po siya. So, pipila pa po natin ito again. Kailangan tama po yung mag-receive. Kailangan pareho ng spelling ng pangalan. Kasi kahit isang letter lang ang kulang o sobra. At yung ipipresenta niyang ID, hindi yun pareho dun sa pinitapan mong information dito. Hindi niya yun makukuha. Ikaw kahit hindi ako ba? Natural, sila yung maglalabas. Pero kailangan tama, no? So mag-ingat po tayo, ha? Okay, so proceed. Tapos ito po yung mga transactional fee po natin. Nakalagay naman po dyan kung magkano yung transactional fee na it's a charge, no? Okay, so so ayan, so tignan mo kung tama ba yung mga pinila. Baka naman mamaya 500 lang ipapadala mo, hindi mo chinik, 5,000 pala yung nalagay mo. Sayang. So, pura yun ang padala mo, di ba? Okay, so, proceed lang po. So, ayan. So, ano pa? Ayan, pwede rin tayo magbayad ng mga bayarin, no? So, ikaw, may pili ka, paano ba yung mabayaran mo? So, halimbawa, transportation. Bibili ka ng ticket ng aeroplano, o pili ka, AirAsia, no? O, halimbawa, Cebu Pacific ang pili ang ano mo. O, so, ayan. So,
Yan po, amount. So, kailangan tama po, ha? Proceed, okay? Gusto mo auto-sweep, di ba? So, proceed lang po tayo. Okay, so, ayan. For any concerns with your Bibo account, submit the ticket via Bibo Super App. So, automatic lang ang gagawin lang po natin. Paano mo makasubmit? Eh, buksan mo yung account mo, mag-login ka, check, click mo lang to question mark po dyan. Lalabas po ang lalabas po itong form na to, fill lang po natin, saka mo i-proceed. So ayan, so after submitting a ticket, you will receive confirmation sa email po natin, no? So yan yung ticket number mo, pagka-submit mo, so na-replyan ka po nila dyan. Okay, so may mga concern tayo regarding Bibo. So how to endorse, ito ay po na endorser ba? Pupunta ka lang sa iyong DTC ng Bibo, ayan, or Empower Consumerism, or OBI account po natin, no? So, yan. So, pupunta ka dito sa Bibo placement po natin. Sa Bibo placement, so, click the end code Bibo. So, ayan. Anong mangyayari? So, ayan. I-click po natin yan. Pagka-click, lalabas na po yung information ng iyong recruit. Ilalagay mo yung information nila. Hindi sila papasok sa genealogy mo, sa family tree mo, kasi wala sila waiting points. Nagkakaintindihan po ba? Wala sila po, no? So, hindi sa genealogy po. So, enter the activation. So, ayan. Yung usual na, ano natin din, encoded ng ECL na OBI. Ganun din naman po, no? So, ayan. So, kailangan ng user ID, password po. Okay. Then, click submit. Review mo kung tama. Okay. So, ayan. Proceed lang po. Tapos, lalabas. Registered successfully. So, syempre, para makalagay po sila, dito sila pupunta. May sarili silang DTC, hindi OVI, hindi PC, Bibo po, no? Okay, so, sila naman po, ito yung account nila, nakaregister na sila. So, si Jason Laino, siya po kasi gumawa nito. Okay, so, ito po, pwede siya mag-encode ng Bibo, OVI, EC. So, pwede rin po siya mag-recruit. Ang kaibahan nga lang po, no, sabi ko nga kanina, kapag ka po sila ay mag-recruit ng OBI-PC, bibigyan ka namin ng 48 hours para makita mo, no, sinesend po namin yan sa'yo, pinapaalam namin sa'yo na meron siyang binili, i-encode niya po yun. Kasi kung hindi mo nakita na meron siyang re-recruitin, na pinadala namin sa yung message, no? Ano mangyayari? Siyempre, wala siyang placement, di ba? Papasok sa grupo mo, kasi grupo mo siya. Pupunta siya doon sa left side, sa pinakababa. Pero kung nakausap mo siya, nakita mo na may binili siyang package, kakausapin mo siya, bakit? Kukumbisihin mo siya, bakit? Eh kasi nga, wala siyang waiting points, direct referral lang. Naku, sayang, kasi kapo, itong negosyo natin, eh merong papaliwanag mo yung marketing plan natin. Hindi mapupunta sa grupo mo kasi wala kang waiting points kasi Bibo endorser pack lang yung binili mo. Hello? Hello? O, so mas maganda sana kung ikaw, eh bumili din ng OBI o kaya easy package para itong na-recruit mo kasi baka mamaya magsipag yan, mag-build yan ng grupo niya. Eh sa akin lahat mapupunta yung mga points, no? Hindi sa'yo. Eh siyempre mapapaisip siya. Oo nga. Sige, bibili nila ako ng package. Pero, okay. Oh, sige, palakpakan po natin yan. Pero kung ako sa'yo, since ang mga package natin ngayon sa Easy OBI, may endorsers pa, sabihin mo sa kanya, umuwi lang sa'yo. Easy package na o OBI pa ang sabihin mo kaysa endorsers pa. Lang konti na lang kinadagdag mo. Eh, hindi ka nang may organization ka. Kasi baka mamaya, ito lang yung kwento mo. Tapos saka may kwento sa kanya kapag may recruit na siya, baka magalit sa'yo. Ikaw naman, di ba naman sinabi, may package pala na may endorsers pa. Di sa learning, binili ko. Gets po yung point? Pero kung halimbawa sabi, ito lang yung pera ko eh. Di ba mo nang pinitin? Endorsers pa lang.
Nagkakaintindihan mo ba? Pero ipa-analyze mo sa kanya, pwede ka rin makareport dyan. Nagkakaintindihan mo ba? Okay, so, ayan, so ito po yung mga transactional fees po natin, no? Sa cash in, ayan. So, nakakurs naman po yan sa ating Facebook po natin. Okay, so kailangan ang your page na tayo, no? So, parang yung gamitin mo nga yan sa mga kabakbayan po natin. Okay, so, Bibo Daily Payout, yan nga po yung sa June 10, di ba? Yung mga direct referral po natin. Okay, so, minsan po may mga pagkakataon naka-pending. Bakit kaya naka-pending, no? So, baka mamaya po, no, may mga ganito tayong encounter. So, all you have to do is mag-set po tayo ng concern. Yun sa pinakita ko kanina, may question mark. Huwag po kayong mag-alala kasi yung mga transaction nyo, kung magkakaroon na ng problema, hindi po mawawala yung pera nyo. Hahanapin po natin bakit may problema, bakit may pending. Siyempre, alaman po natin, system generated po ito, minsan talaga nakakaroon ng glitch na tinatawag. Di ba minsan na-experience din po natin yan sa GCash? Ano? Basta po